Hello mga kalokotchera! Welcome back to my YouTube channel. And before tayo mag-start sa video na gagawin ko ngayon, nice ko lang sabihin sa inyo na thank you so much dahil 800 subscribers na tayo! Yay! Thank you so much sa patuloy na suporta at manunod nyo sa aking mga vlogs. Thank you mga kalokotchera! And for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ni-remove yung copyright claim sa aking mga video. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga chika at lakwacha. Sabi dito, a copyright owner using content ID claims some material in your video. This is not a copyright strike. This claim does not affect your account status. There are either ads running on your video with the revenue going to the copyright owner, or the copyright owner receiving stats about your video's views. Sinasabi dito na hindi naman daw ito nakaka-apekto sa iyong account status or hindi ito copyright strike. Yun nga lang, yung revenue ay mapupunta doon sa may-ari ng music na ginamit mo. Itong sasabihin ko sa inyo ay based lamang sa aking experience at hindi ko alam kung magwo-work din ito sa inyong mga ginagawang content. Dahil sa akin kasi, nag-work siya na nawala yung copyright claim niya sa aking mga videos. Open natin ang ating account sa YouTube, then open natin sa YouTube Studio. Sa ating left side, makikita natin videos. Yung pangalawa, click natin sa videos. Ayan, makikita natin dyan ang ating mga videos and also yung restrictions. Kung saan makikita natin yung mga video na mayroong copyright claim. Click lang natin si copyright claim and yung si details. Dito natin makikita yung music na ginamit natin with copyright claim. Ito yung music na ginamit ko. May makikita din tayong select action. Click natin yan. May makikita tayong trim out segment, replay song, dispute, mute song. Click natin si mute song. May makikita tayo dito sa baba na choose how to mute the claimed song. Itong mute all sound when song plays, yan yung ating pipiliin. Click continue. Sinasabi dito, this process might take a while. If we were able to mute the copyrighted song, we'll update any viewing or monetization restrictions on your video. The video will remain on its current state until this process is complete. Click mute. So yun yung makikita natin, processing video. Mag-aantay lang tayo ng ilang minuto hanggang sa maging okay na siya. Magta-try din tayo sa ibang video ko na may copyright claim. Same procedure na gagawin natin dun sa ginawa natin sa nauna kong video. Copyright claim, click see details. Then, select action, mute song. Mute all sound when song plays, click continue, and mute. As you can see, nakita ulit natin yung processing video. Ito naman yung una kong video na ginawan ko ng process ng pag-mute ng song dun sa aking video, yung Teacher's Day Celebration. As you can see, yung select action, hindi na siya naka-color blue. Unavailable while video is processing. So, pinaprocess na yung pag-mute dun sa song na ginamit ko. A few moments later. As you can see, none na yung nakalagay sa restrictions, hindi na copyright claim. Ang disadvantage lang ng prosesong ito, once na pinlay na natin yung ating video,
Ayan, mawawala na din yung music background na minute natin sa video. Ayan mga kalakwatsyera, sana marami tayo natutunan ngayon. At salamat sa panunood. Shout out muna tayo. Shout out kay Joseph Ronda, Vianeline Bartolome. Shout out din kay Broccoli Plays, kay Gaming Nads. Shout out din kay Grace Fernandez Santiago. Hi Grace!